Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ang pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong na bubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ang Salita ng Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa templo ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal, ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga na galak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig, ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw at kung mamahala ay makatarungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 22. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pinagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ang puri ang pasalamat sa Diyos dahil sa pagkakataon na papakinggan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo doon sa unang pagbasa, si San Pablo ay i-try to recall yung nangyari sa lumang tipan. Nung ibinigay ni Yahweh ang ating Panginoon yung tipan at yung 10 utos, alam niyo, kumikidlat noon at may apoy. Kaya yung mga Israelites na takot sila, sa susunod sabi nila, ikaw na Moses ang makipag-ugnay sa Panginoon at kung anong sinabi ng Panginoon, ikaw na magsasabi sa amin. Sa madaling salita, si Moses ay naging pamagitan. Pero sa bagong tipan, ibang klase, hindi apoy, hindi kidlat, kundi ang pag-ibig. Sabi ni San Juan, ganun na lamang ang pag-ibig ng ama na ipinadala ang kanyang anak. Kayo na magitan ang anak niya mismo na Diyos at nagkatawang tao. At dito, itinatag yung tipan, hindi magitan sa apoy o sa kidlat, kundi sa magitan ng kanyang dugo at katawan na iniyalay sa atin. At dahil dito sa tipan na yan,
na pagmamahal ni Jesus, napakatibay at ang kaharian ng Diyos ay natag na at ang kaharian ng demonyo ay nawala na. Kaya ang tipan na itinatag ni Jesus ay tipan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Doon sa banal ebanghelyo naman, ay napakinggan natin na sinabihan ni Jesus yung mga magpapalaganap ng mabuting balita. Na una-una, ang magpapalaganap ng mabuting balita o maging disipulo niya, ay kung magbabiyahe siya, kung magpapalaganap, wala masyado dala-dala. Isang tunic lang, isang sandals lang, gano'n ba? Kasi kung marami kang dala, papalagaan ang puting balita, siyempre, mabigat yan, dala-dala mo yan eh. No? Kaya isa sa mga dahilan kung bakit hindi na pinayagan yung parang mag-asawa, upang free sila magpalagaan ang puting balita kasi kung may asawa ka naman, no? Intindi ang mga asawa mo, yung mga anak mo, ay makakaligdan mo yung pagpapalagaan ang puting balita. No? May obserbasyon sa amin sa seminaryo. Pagpasok na ng isang seminarista sa seminaryo, ang dala niya isang shoulder bag, isang maleta. Habang tumatagal sa seminaryo, isang maleta, tatlong karton, ganun ba? Pagkatapos kung siya in-order yung pari na, aba, isang jeep na ang kanyang dala-dala. At kung Paris priest na, isang container ba na daw dala-dala. That's exactly yung sinasabi ni Jesus, na yung mga taga-pagmalita, yung mga misyonero ng ating pandapat, they travel light, na wala masyang dala-dala. At ang pangalawa, yung nagpapalagaan ng mabuting balita o disipulo ni Jesus ay nakafocus sa kanilang ginagawa. No? Yan ang ibig sabihin, huwag kayong mati sa kaliwa. Nakafocus kasi kaminsan, kayong mga pare po, eh, hindi kami nakafocus sa aming trabaho. Kaminsan may ibang pare na instead na, okay, nami-misa siya, pero pagkatapos sa misa, naka-engage siya sa reality, iba naman ay may farming siya, iba naman ay mayroon siyang negosyo, you know? So, sabi ng Panginoon, i-focus niyo job, no? Magpalagal, mabuting balita, to say the mass, to serve the people, hindi maraming bagay na inatupag. At hindi lang yan, hindi lang nakafocus, kundi kung nagtatrabaho yung mabuting balita, they don't work for pay, nang bayaran ba? Kuminsan na yun ang temptation sa mga pare, no? Kuminsan magmimisa ka doon dahil mataas ang stipends. Nung ako yung nasa seminaryo, kayo yung mga formators kasi, ang focus namin dapat sa seminaryo ay meron kaming term ng HBO, no? Hanap buhay outside. Kaya kuminsan, nawawala yung formator kasi nagmimisa sa mga opisina, nagbibigyan ng recollection, nakakaligtan yung trabaho sa seminaryo. Iyon ang sinasabi ng ating Panginoon, na kung magtrabaho ka, it should be free, and they will support you freely. At isa pa nagpapalaga din mabuting balita, siya po ay dapat maglingkod, hindi siyang pinaglilingkuran. On the other hand, yung mga nakikinig sa mabuting balita, it's a great responsibility na makinig tayo sa salita ng Diyos, at pagkatapos, dapat natin isagawa. Amen. Dying Jesus saw when he closed his eyes.